Tingnan ninyo guys kung paano na pinugaran ang ating country sa mga masasama, sa mga hold upper. So dapat sa panahon ni Duterte, wala do eh. Pinapatay itong mga to eh. Nagiging madumi ulit yung country natin. Napakadumi na. Nakikita ninyo, walang takot na pumaslang ng tao. Walang takot gumagawa ng krimen. Nasaan ang ating mga pulisya? Nasaan ang ating mga pulis? Doon, iniimbestigahan sa Senado tungkol sa droga, dahil involved sila sa droga. Wala na. Wala na tayong paruroonan dito. Sa administrasyon na to guys, iba kayo nagsisisi kung bakit binuto ninyo ang taong walang pakialam. Instead, bumoto tayo ng president, bumoto tayo ng mga politiko na mag-protect sa atin and mag-servisyo sa atin ng totoo. Pero ngayon, pinapatay ang ating mga inosinteng tao, lalo na yung mga babae ni Rip, yung mga estudyante, ay nabibiktima dito sa mga hold-upan na to at pinapatay. Nasaan yung ating public servant? Bakit hindi sila nagtatrabaho ng maayos na protektahan tayo sa laki ng sweldo nila? Tayo na nga, we are groaning of the price increase. Walang ang increase yung sweldo natin. Naghihirap tayo hanggang ngayon. Pero hindi pa naprotektahan ang ating mga kababayan sa laki ng taxes natin para isweldo nitong mga pulis na to. Nasaan sila ngayon? Nandoon sa Senado, iniimbestigahan dahil involved sa drugs. Wala na tayong paruroonan dito guys, sobrang dumi na, sobrang dirty na ang Pilipinas. Ngayon nakikita natin, noon ni Duterte ay itong mga kriminal, itong mga namimiktima ng ating mga inosinteng tao na araw-araw may 10 ang namamatay na mga kriminal, na mga hold upper. Pero ngayon, yun, tingnan ninyo, sinong nabibiktima, sinong namamatay? Ang mga inosinteng tao. Sila lang ang namamatay ngayon. Walang kriminal, walang mga hold upper, walang mga adik na namamatay. Sa panahon ni Duterte, sobrang dami mga kriminal ang pinapatay araw-araw. Pero sabihin nila, tumataas yung crime, mga kriminal naman yung pinapatay. Which is, maganda yun kasi nagiging safety tayo. Diba? Diba? Make it sense. Kung gusto ninyo ng pagbabago, bakit hindi natin iboto sila Isko Moreno at si Duterte para sila ang magdala, para maging malinis ang Pilipinas at hindi puro corruption na lang ang mga ginagawa? Ultimo mga police, mga public servant, mga small timer na mimiktima. They are abusing our people. Inabuso nila lahat ang mga Pilipino. Nasaan yung concern ninyo? Nasaan yung integrity ninyo? Nasaan yung honest ninyo? Wala na kayong nagawa sa bansa. Kawawang Pilipinas, sa mga taong bumoto at umaasa, sa mga taong walang ginagawa. Tingnan ninyo ang ginagawa ng ating public servant, ng ating politiko. Binoto natin sila para magserbisyo ng maayos, para protektahan ang ating mga inosinteng tao, para protektahan ang ating mga kababayan, ng mga inosinte, mga estudyante at ating mga kabataan. Tingnan ninyo kung anong ginawa. Makikita natin yan, maobserbahan natin yan dahil nasa labas tayo. Itong mga taong ito na nagtatago lang, walang alam, nakikinig lang sa dita-dita, eh mga wala silang pakialam, hindi sila concerned to our innocent people na nabibiktima dito sa mga kriminal na to. So kawawa talaga yung Pilipinas kung ganito ang klaseng gobyerno ang inaasahan natin. Kailangan alisin na yan eh, i-impeach na yan eh, palitan na talaga yan eh. Kasi oh, dumadami na, kawawa yung mga inosinti natin. Pag ipagpatuloy natin to, maraming inosinti ang mamamatay. Trust me guys, maraming mga kabataan at mga kababaihan na marip at mamatay dahil walang nagbabantay ng maayos, dahil hindi sila disiplinado, dahil wala ng valiant leader na may malasakit at totoong nagsiservisyo sa bayan. Yun ang totoo.